Zion, Mount Zion, witnabayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanang tinipon ng iyong Espiritong Banal ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Epeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita
ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-iingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit-araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaghingbanan. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Tanang Kaharian, ang Poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang Poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang Poong Diyos ay aawitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang puon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula ro'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang Poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng bala na ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahangahanga ang Diyos sa sangtuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihat lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang Poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Among Dios ni Jesu Cristo ang salita mo'y totoo. Kami banalin mo, Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit. Nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin.
Inalagaan ko sila, at ni isa'y walang napahamak. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang panalangin. May mga kanya-kanya tayong baong dasal sa pagpunta natin dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Anuman ang ating mga dalangin, napakagandang tularan din natin ang panalangin para sa atin ng ating Panginoong Hesus sa Ama. Ipinapanalangin ng Panginoong Hesus una na tayo ay maging banal. Na tayo na kanyang mga alagad ay maging banal. Hindi niya ipinagdasal sa Ama na, Ama, itong mga sumusunod sa akin ay gawin mong dakila, na gawin mong makapangyarihan, na gawin mong number one sa sanlibutan. Sapagkat sa mga taong banal, ang laging number one ay ang Diyos. At ito yung panalangin ni Jesus para sa atin, na tayo ay maging banal, na tayo ay magkaisa, na tayo ay makiisa sa kalooban sa atin ng Ama. Sapagkat kung tayo ay banal, kung tayo ay nagsisikap na maging mabuti at makiisa sa kalooban ng Diyos sa atin, everything else follows. Higit pa sa kayang ibigay na kagalakan ng sanlibutan. Higit pa sa kayang ibigay na kadakilaan ng sanlibutan. Sapagkat tayo'y nakikiisa sa plano para sa atin ng ating Amang nasa langit. Paano kaya tayo namumuhay? Nandun pa kaya sa ating pagdarasal sa Ama na tayo ay gawing banal, na tayo ay makatulad sa ating Panginoong Hesus, na tayo ay maging mabuti sa ating kapwa, maging mabuti sa ating buhay bilang mananampalataya. Mga minamahal ko mga kapatid, ipanalangin na natin na tayo ay gawing banal, maging banal sa kabila ng ating mga kahinaan, ay bigyan tayo ng Diyos ng grasya, ng lakas para maging banal. Ikalawa, ipinalangin ng ating Panginoong Hesus na tayo ay ingatan ng Ama. Nang bawat isa atin ay hindi mapahamak sapagkat habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, napakaraming tukso. Nandyan ang kampo ng demonyo para tayo ay ilihis ng landas, para tayo ay maligaw ng landas, para tayo tuksohin na lumayo sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo, hindi ko po inihiling sa iyo na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan sila. Kahit anong pagsubok, kahit anong tukso, kahit anong kapangyarihan ng kasamaan ay hindi mananaig sa atin dahil
nasa panig tayo ng ating Panginoong Hesus. Idinulog niya tayo sa Ama, na ingatan tayo, na alagaan tayo sa ating buhay dito sa sanlibutan. Hindi para sa sanlibutan, kundi upang pagdating ng panahon, wala sa ating mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa pananampalataya, anuman po ang ating mga panalangin sa araw na ito, huwag nating aalisin ang pananalangin. Una, para tayo ay maging banal. At ikalawa, patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo, kundi ang bawat isa sa atin. Hayaan niyo pong tapusin ko ang ating pagninilay sa tanghaling ito sa pamamagitan ng isang kwento. Ito po yung nabasa ko. Minsan daw po ay merong isang Eastern mystic at napagtanto niya, nung matanda na siya, na yung kanyang panalangin ay kulang, parang hindi sapat. Sapagkat nung kabataan niya, ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng biyaya para mabago ko ang mundo. Ngunit pagdating niya ng midlife, nakita niya na wala siyang nabago. Kaya nagdasal siya. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng grasya para mabago ko ang mga malalapit sa akin. Ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aking mga nakakasalamuha. Pero nang tumanda na siya, napansin niya na hindi pala yun ang dapat na dasal. Ang sabi niya, dapat pala sa akin muna magsimula ang pagbabago. Kaya ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng biyaya, ng lakas para baguhin ko ang aking sarili. At simula noon, nung nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, nabago niya ang mga malalapit sa kanya, kanyang pamilya, ang mga kaibigan, ang kanyang mga nakakasalamuha, at gayon din, nabago niya ang mundo. Nagkaroon ng pagbabago sa mundo. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa pananampalataya, sa ating pananalangin, huwag lamang nakasentro sa atin ang ating mga dasal, sa ating mga kailangan, sa ating buhay, sa mga malalapit sa atin, kundi ipanalangin natin ang bawat isa na maging banal at patuloy na ingatan ng Panginoon. Magkaroon ng pagbabago sa ating sarili upang magkaroon tayo ng impluwensya. Maimpluwensyahan natin ang pagbabago sa mga malalapit sa atin at gayon din sa buong mundo. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay
na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalan na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa,
Ate Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sagat niyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Peace.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Underneath this veil,
sits up before you, sings it all before your face and prays. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at pag-iliw. At sa kakayanan nito para kami dalisayin, kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin at pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan ay pagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipagunayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mayigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, tayo po ay nasa ikatlong araw ng paghahanda para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Santo Padre Pio. Ito po ay tuwing misa ng ikalima ng hapon
kayong lahat ay naanyayahang magpamisa at makiisa. Gayon din naman bukas, May 25, kaarawan ni Santo Padre Pio, may healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa 9 na umaga at misa pasasalamat naman sa 5 ng hapon. Bukas na din po ang ating car raffle program na gaganapin sa 7 at kalahati ng gabi sa Divine Mercy Sanctuary. Kayo po ay naanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, nabuhay na si Kristo na tinghari at malulubos. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.